Ate Ayang, matagal pa po ba yan? Inaayos ko na lang. Tunga ako. Eto na! Ah! Akin to lahat! Akin to! Ano ba ako, Kuya? Akin nga to lahat eh. Ate, ayaw pagsabihin mo si Kuya Epoy. Naku, hayaan mo lang Kuya Epoy mo. Ganyan talaga mga batang lalaki. Palaging gutom. Kailangan niya yan para lagi siyang malakas. Paano naman ako? Naku, tsak naman, titirahan ka ng Kuya Epoy mo. Akin nga to lahat! Pilingi! Akin nga to lahat eh. O, ayun pa, usap niya, no? Kamalala! Tignan mo po si Kuya Epoy! Kanina pa po siya ganyan! Alam kong malakas kumakain si Epoy, pero... Epoy, apo! Ayaw mo pa bang magkwentuhan tayo? Mamaya na po, Lola. Gutom pa po ako. Baka tumaba ka lalo. Hindi maganda, Epoy, sa bata ang masyadong mataba. Sige ka. Baka magaya ka doon sa mga kapatid ni Bayunan. Bakit po, Lola? Ano po ang nangyayari sa mga kapatid ni Bayunan? Sige, Joel. Ikaw na lang kukwentuhan ko, ha? Sige po. Halika na. Oh, sumunod ka na lang, ha, Epoy? Hay nako po, Lola. Hindi na po yun pupunta. Inatakin na po yun ng katakawan. Tagal naman ni Kuya. Lola! Mabuti pa po. Kwentuhan mo na lang po si Joel. Amaya na po ako. Gutom pa po ako eh. Sobra ka naman, Kuya. Eh kung yun ang gusto mo, di sige. Sayang. Makinig kayo, ha? Apa. Limang magkakapatid sina Bayunan, ganun pa man, siya lamang ang nagtatrabaho para sa kanilang lahat magmula nang mamatay ang magulang nila. Kinayan-kayanan siya ng kanyang apat na nakatatandang mga kapatid na walang ginawa kundi kumain at matulog. Bilisan mo nga dyan! Gutom pa kami! Ano ba? Ano masarap to ah? Uling kanin na yan. Anong uling kanin? Hindi pa nga kami busog eh! Ha? Magsaing ka ulit! Magsaing ka! Anong magsaing eh? Dalawang beses na ako nagsaing ngayong gabi. Huli na yan. Natalata na ako. Papahinga muna ako. Ano magpapahinga? Hoy! Bumangon ka dyan! Pagsilbihan mo kami! Pagod na kayong tao eh. Iniinis mo ba talaga ako? Nahihilo pa rin ako sa gutom. Sige ka, baka ako bumagsak sa'yo at hindi ka na tuluyan makabangon dyan. Ay! Uy! Huwag ka nga magsakit-sakit yan dyan! Ha? Sabihin mo lang kung ayaw mo kami pagsilbihan! Bangon ka! Sige, bangon ka! Bangon! Hey, bangon! 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 Luto! Sapat na ba yan? Ay, sobra-sobra na po ito. Mahal na. Katiwala. Eh, kung bakit naman kasi puro sensilyo yung gusto mo, eh pwede ko naman ibigay lahat ng kailangan ninyo. Eh, kilala niyo naman po mga kapatid ko. Magdududa po sa akin yung mga yun. Eh, ang dami ko na nga nabibili. Tagabantay lang naman po ko ng balon nyo. Eh, kung hindi pa nila ako makikita sa mga namimili sa bayan, eh, lalo po magtataka yung mga yun sa akin. Eh, kung bakit naman kasi pinagtitiisa mo pagsilbihan yung mga palalo na yan? Eh, kapatid ko pa rin po sila eh. Kaya marapat lang na pagsilbihan ko sila. Eh, di ikaw ang bahala. Basta, ito ang paalala ko ulit sa'yo. Huwag mong hayaang makalapit sila sa balon ko. Kundi, magsisisi sila. Opo. Eh,
Maraming salamat po ulit. Mahal na Katiwala. Sige. Hala, nasaan na ba si Bayunan? Baka maubusan siya. Hayaan mo na siya. Sulat nyo sa pagbabalik niya. May bago siyang iluluto. Oh? Buti na lang. Sulit-sulit lang siya sa atin! Diba? Tututo ka mo. Napakalaki pa ng takot sa atin. Tanga pa. Tatangatayin niya itong bahay na ito eh. Maaari niya tayong palisin kung gugustuhin niya. Lalo pat wala na si ina. Huwag ka nga mainit dyan. Baka marilig na tayo. Hayaan mo na yung sunod-sunod lang sa atin. Parang may nagsisibil lang tayo sa atin. Hindi ba kayo nagtataka? Isang tagabantay ng balon. Ngunit, ano kanyang ginagamit na pamalit na pambili ng ating mga pagkain? Hala, hindi na kailangan pag-isipan yun. Ang importante, kain lang tayo ng kain. May nagsisibi sa atin. Oo, oh, tama. Ito, tama sa ba eh. Yun yun. Itong si ano? Preso-preso si Bayunan. Dapat malaman natin yun. Para kung sakali mga mawala siya, hindi tayo magugutom! Mukhang marami ang pinamili mo ah. Baka gusto mong tulungan kita. Hindi na, kaya ko to. Kung ayaw mong tumulong ako, di magbigay ka na lang kahit konti. Hindi kasi, magtrabaho ka na lang para hindi ka nang hihingi. Para namang napakasisipag ng mga kapatid mo. Ay, kapatid ko sila eh. Malilintikan ka sa akin kapag hindi ka nagbigay! Wow! Taon? Akin na rin! Hey! 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 What's the meaning of this? Sino kayo? Hey, dude! Are you okay? Ano? Huwag mo na lang po siyang pansinin. Alaga po namin siyang robot. Ay! Anong alagang robot? Para akong ginawang aso. Ang bihira ka. Sino po yung nanggugulo sa'yo? Wala yung isang batugang magnanakaw. Maraming salamat ha, dumating kayo. Hindi kayo dumating, baka kung ano na nangyari. Ako nga pala si Bayunan. Ako po si Jewel, ito po ang Kuya Epi ko, at ito naman po si... Ako po si Rextor. Ang gwapong-gwapong robot, si Rextor. Kumain na ba kayo? Halika, sa tirahan namin. Uy, ayos to! Kain na naman! Halika. Hindi na. Hindi na. Tumungan na kita. Hindi na. Malayo kasi ang tinitira nila. Kaya, minabuti kong anyayaan muna sila dito. Palamunin sila. Nagsalita hindi. Oink, oink. Ano ko sabihin? Excuse me pala. Ang sabi kasi ng ama, patuloyin ang lahat na nangangailangan. Hindi naman sila mukhang nangangailangan eh. Di mukhang kakaiba mga damit nila. Lalo na tong isang to. Mataba. Mukhang makakaagaw pa natin sa pagkain. Kami na lang po yung maghahanap po ng mga sariling pagkain namin. Siguro, dadaling ko na lang sila sa kabilang tribo, sa mga kamag-anak ko doon. At sino magsisilbi sa amin habang wala ka? Sige, dumito na muna sila. Baka gawin mo pa silang dahilan para matakasin kami. Ayaw yata sa amin. Parang binababoy tayo. Ano yung sinabi mo? Ay, ang ibig ko sabihin, yung sa ibang probinsya, yung darak, inahalo sa tubig. Pag nahalo na yun, may nabubuo ang pangalan oatmeal. Oatmeal? Di ba paborito mo yun? Hindi nila alam yun. Ikaw naman di mapiro. Ano po ba yung hiwaga ng balon na to? Tsaka, bakit po kailangan pong linisin to ni Kuya Bayunan? Dahil kapag malinis ang balon na yan, nagiging puro ang kapangyarihan ko. At kailangan ko ng isang taong busilak ang puso. Pera.
Impress me. Tingnan natin. Ano magagawa niyan? Kahit na anong hilingin mo. Kahit na anong hilingin ko? O sige, bigyan niyo ako ng kotse. Yung kulay silver, ah. Gusto ko yung matik. Teka, ano yung kotse? Isang uri ng sasakyan yun sa panahon nila. Yeah. Okay, sige. Gusto ko. Ito di ba, Mark? Magpipikit ako. Kulay silver, ah. Ano ba, Rick? Store! Baka magpikon sa'yo si Katiwala. Wala, ha? Kaya mo. Kotse pala, ha? Kotse. Pabihira kayo. Ang sabi ko, bigyan niyo ako ng kotse. Hindi gawin akong kotse. Mukhang hindi pa rehistrado to. Matik ka? Matik? Baka sagasaan kita dyan eh. Sige, sagasaan ko. Noong isang buwan pa kayo nangako na magbabayad ng utang. Oo nga po, Kural. Kaya lang. Kaya lang hindi pa ninyo nakahanap yung sinasabi ninyong pera ni Bayunan. Ganun na nga. Ay, nako. Napakadali ninyong mangutang. Ang bagal naman ninyong magbayad. Nabuntay lang po kayo ng ilang araw. Ganon! Eh, naubos na ninyong lahat ang pinangutang ninyo sa pagkain. Hindi pa ba sapat yung binibigay sa inyong pagkain ng inyong kapatid na si Bayunan? Napakasipag ng kapatid ninyo! Ang dami-dami pagkain na ibinibigay sa inyong apat. Hindi pa ba sapat yun? Pipilitin namin siyang paaminin sa lalong madaling panahon kung saan na tinago ang salapi. Meron akong naisip na isa pang paraan para kayo ay makabayad. Yun naman pala eh. Hindi ko kakayanin ba? O sige. Bigay niyo sa akin si Bayunan bilang kabayaran sa inyong pagkakautang. Kasi nangangailangan ako ng alipin. Tama na po. Sobra-sobra na po ito, mahal na Katiwala. Sigurado akong sasapat na yan para sa ilang araw mong pangangailangan dahil aalis ako. Saan mo kayo pupunta? Sa malayong lugar. Mapanganib ang lalakbayin ko. Marami akong mga kalabang makakaharap. Kaya ibibiling ko sa iyo ang baston ko dahil baka maagaw pa sa akin. At kung kailangan mo ng gintot sa lapi, ituro mo lamang ang baston sa tubig ng balon. At makakukuha mo na mga pangangailangan mo. At kayo naman tatlo, protektahan nyo si Bayunan. At ingatan nyo ang baston ko, ha? Kaya nyo bang gawin yon? Opo. At huwag nyong hayaan na apihin ang mga kapatid niya si Bayunan. Opo, mahal na Katiwala. Huwag kayo mag-alala. Sa pagbalik ko, mayroong karampatang pabuyang naghihintay sa inyo. Pabuya? Iwag lang po, kotse, ah. I hate cars, eh. Wala. Para saan ba talaga yung salaping inihiram nyo? Hindi mo na kailangan malaman pa. Utang-utang. Hindi naman mapaliwalag kung saan gagamitin ang pera. Magtigil ka, taong bakal, ah. Tutunawin kita. Gagawin kita ang sapatos ng kabayo. Teka, bakit ba? Tanong ka ng tanong, ha? Hindi mo na lang ibigay yung halagang kailangan namin. Hanggat hindi nyo nga sinasabi sa akin kung para saan yung salaping kailangan nyo, hindi ko pwedeng ibigay sa inyo yun. Oh, dinahuli ka rin sa mga sinasabi mo, may nakatago kang ang salapi. Ang anumang salaping gusto nyong kitain,
itinutumbasan niyo ng sipag sa paghahanap buhay. Paano mo kami mapapaniwala na sa pagbabantay lang ng balon, madami kang hawak na salapi? Dahil... Dahil ano? Nakita mo na? Mukhang may inililihim ka sa amin. Umamin ka. Saan ka kumukuha ng malaking halaga ng salapi? Sa mabuting pakikipagkapwa-tao. Kinalaman kayo dito. Wala po kaming alam sa mga sabi nyo. Ang alam lang po namin, lahat po kayo'y puro bad. Oo nga po. Naman, kawawa nga po si Kuya Bayunan sa inyo eh. Ako, may pera. Nasa bangko. Tumatanggap ba kayo ng gift check? Ng credit card? Credit card? Ano? Hindi nila alam ang credit card. Doon na tayo. Mahihirap ang tao dito. Credit card lang hindi pa alam. Palibas sa mahihirap. Kuya, di ko man lang po alamin kung saan po nila gagamitin yung pera pong kailangan nila. Gusto ko mantiisin ng mga kapatid ko. Hindi ko magawa. Mahal ko sila kahit na inaapi nila ako. Ay, naku. Para kang tangang bida sa isang soap opera. Ang sarap mong batukan, promise! Kuya, baka makita tayo ng mga kapatid mo. Hindi pupunta yun dito. Ganitong oras malamang kumakain ulit yun. Kaya Bayunan, ang bait-bait mo po talaga. Kasi po, kahit po inaapi ka na po ng mga kapatid mo, tinutulungan mo pa rin po sila. Yun ang minulat sa akin ng mahal kong ina. Ang mahalin ng lahat. Maski na ang mga nangaapi sa'yo. Dahil yun ang tunay na pag-ibig. Mga kapatid ko, baba ang titiisin ko? Ang bigat sa loob, naluluha ako. Ate Fico ba yan? Ay! Aray! Ay! Parex Store! Sa lukas mo! Si Barry. Hindi siya nagbabantay sa labas. Ah, akala ko nagbabantay. Epoy, yung baston tsaka yung salapi. Textor! Textor! Uy! One black coffee! Isang scramble egg, isang sunny-side up, tsaka isang sangag! Baston! Ano ka sabi mo? Nawawala yung salapi tsaka yung baston natin, uy! Ha? Nawawala! Patay tayo na kayo! Nawawala ako mo! Patay tayo na! Halika na! Hanapin natin! Halika na! Sige! Kagabi lang po, kitang-kita ko, umakit ang mga tubig at naging mga sinsilyo. Naaalimpungatan ka lang siguro. Hindi po, kitang-kita ng mga mata ko. Ibig sabihin, nililin lang mo ako. Hindi marunong magsinungaling ang kapatid ko si Yobar. Ang ibig sabihin ba nito ay sa pamamagitan ng basto na yan na gawa sa basag na baso?
ay makakahukay kayo ng salapi at ginto sa napakalumang balon na yan. Kibar, kibar, kibar. Samahan mo na siguro ako. Sunduin na natin ang aking magiging alipin. Ang iyong kapatid ni si Bayunan. Madali ka! Subukan pa rin, huwag kang titigil na. Baka sakaling buha mo. Magbabakasakali ka pa. Alika! Sige, ito na. Bayunan! Bayunan! Magligpit ka na ng mga gamit mo. Sasama ka sa akin. Bakit to? Eh, ikaw ang kabayaran ng pagkakautang ng mga kapatid mo sa akin. Eh, kaya ko naman humbayaran to eh. Kung makakapaghintay kayo ng ilang araw lang po. Huli na! Huli na! Huli! Huli! O yan. Barid. Kibar. Huwag niyo kong hayaan kunin ni Aling Koral. Sumama ka na. Wala din naman kaming magagawa. Asan ba si Yobar? Hindi pa payag si Yobar na ito eh. Si Yobar, kapatid mo, nandun sa balon. Nakihintay ng milagro na manggagaling sa isang lumang baston. Sir, takbo! Pabayaan mo na sila. Pabayaan mo na sila. Ikaw lang kailangan namin. Ang alipin. Bayunan ang pangalan. Kahit ganun man katuhin, handa ako magsilbi sa ano man. Wala kang kwenta! Hindi kita magamit! Yobar! Aray! Pinahiya ako nito! Nakakakot tayo sa kanya na puportektahan natin si Kuya Bayunan sa mga kapatid niya. Sana dumating na dito si Katiwala para na maayos niya na to. Naku, Joel, huwag mo na ngayon. Tayo makalis tayo. Patay tayo dito sa kanya sigurado. Katiwala! Nasa si Bayunan? Ano magsabi? Ipinagbili po ng mga kapatid niya kay Aling Koral. Eh, ang baston ko. Baston po niyo. Hinagis po ni Kuya Yobar po doon sa balon. Tabi kayo. Sumahan niyo ako kay Bayunan. Magbabayad ang dapat magbayad. Parang lumakas yung hangin ah. Sino ka? Anong kailangan mo dito? Ako ang katiwala ng balon. Anong ginawa niyo kay Bayunan? Wala ka na ron. Kapatid namin siya. Kapatid? Kapatid na inaalipin ninyo? Matapos kayong pagsilbihan, winawalang yaan niyo pa? Ano nga pa kailan mo? Hanggang sa uli, hindi kayo marunong humingi ng tawad. Kahit na walang kapatawaran ang ginawa niyo kay Bayunan, dapat sa inyo ibigyan ng kaparusahan. O, ano naman ngayon gagawin mo sa amin? Wala nang pisa yan. Ibuha ko na yan eh.
walang kinabukasan. Dapat tandaan. Kuya, hindi mo po masisisi si Katiwala. Oh, binaboy nilang balon. Pero, nakakapatid ko pa rin sila. Kuya, hindi na po ba sila maibabalik sa dati? Makaawa ako kay Katiwala, pero hindi na raw eh. Paano ka na po ngayon? Hindi ako alis dito. Alagaan ko pa rin sila. Kuya, masyado kang mabait. Yan ang mga tao nga sila. Inaalagaan ko sila. Ngayon pang wala na silang kakayahan. Kuya, tinatawag na po kami sa mundo namin. Aalis na po kami. Kuya, aalagaan mo po ang sarili mo, ha? Bro, nakatikim ka na ba ng lechon? Lechon? Ang ibig ko sabihin, huwag ka papasok dito na may dalang itak. Naku, kung ang mga kapatid mo ang unang baboy, baka hindi mo pa nakikilala ang unang matadero. Kuya, ang ganda po ng lesson na natutunan po namin sa inyo. Love is patient, love is kind. And love is blind. Gusto talaga. Sige po. Kaya, Epoy, Jewel, mamahalan kayo, ha? Opo, Kuya. Alis na po kami. Sige, po, kayo, sige po, ha? Paalam po. Ako lang naman hindi nila mahal eh. Pakainin ko kayo araw-araw. Mamahalin ko pa rin kayo. Wow. Kuya, wala namang saging? Uy, meron pa. Oh. Ah, sige kuya, sa'yo na lang. Baka gutom ka pa eh. Hindi na, sa'yo na lang. Epoy, may pastries ako. Bigay ng kapitbahay. Gusto mo? Hindi na lang po. Hihintayin ko na lang po yung luto po ni Lola Tasha. Ganon.